Yes, my name is Police. Ako kung first time ka sa akin channel. So guys, reality talk tayo about sa kaso. Ito po ay hindi nakasulat sa libro, ay real talk po, tinatawag na personal experience. Kayo na ang mag-judge kung maganda ba ang magkaso o hindi. So meron kasi ako guys ang with talking about ang aking existing na kaso sa ngayon. Hindi ako may kaso ha. Ko lang yung nag-a-attend. Dinabi ko po, hindi ho ako ang may kaso. Ako po yung nag-a-attend doon sa kaso ay qualified debt. Ang involved na amount po dito ay 3,600 pesos. 36. Ngayon. Itong kasong ito ay na-establish, na-file noong 2014. Not exactly kung ano yung buwan ko, kung mga November, last quarter ng taon ng 2014. Hanggang ngayon 2019 ay meron pa akong schedule na hearing on next year March. At yun po, sa mga nagtatanong kung ano ba talaga ang gaano ba katagal ang isang kaso, ito na bang, kayo na mag-judge kung gaano katagal. Actually, nang napansin ko lang po sa kaso, ay wala po siyang timeline kung kailan siya matatapos. Sa pa yun, sa hindi ko, sa tagal kong nabuhay dito sa mundo, wala talaga siyang timeline, period. Forecast mayroon, pero yung timeline talaga yung sinasabing due date. So siguro sa atin lang yung usong due date. Sa kaso po, walang due date yung timeline. So, sana pakiusap ko lang, sana makarating ito sa ating hukuman sa Supreme Court, na sana po maglagay kayo ng due date sa kaso. Kung yung pagpapile nga may due date, siguro naman po sa kaso, lalo yung mga liit na kaso para hindi matambak, siguro isa o dalawa tatlong hearing lang tapusin na, para di naman ganun katagal. Yung mga malalaking kaso siguro maintindihan mo, tulad nung kay Patuan, umabot ng 10 years. Kasi ang dami nang namatay noon. Umabot na ng 50 mahigit ang involved na buhay. Yun. Or hindi natin alam, baka pinapailalim nila yung maliliit na kaso. Pero hindi eh. Kahit malaki at maliit, tumatagal talaga. Isang malaking bakit. Bakit? Yung guys, yung reality talk regarding sa kaso. At ito naman ay personal kong experience ng dahil sa kaso. One time lang naman nanghalian ako ng kape. 20 pesos na kape. 3, I think, coffee ko. Brown. Naalala ko pa yun. Kasi tumitirik na niya ang mata ko kaantay. So gumawa ako ng diskarte ba para makasurvive. Umihi ako. Tapos pumunta ako doon sa likod na kantin. Bumili ako ng kape. 20. Yung kape doon, 5 piso lang sa supermarket. Tapos sa kanila 20. Pero okay lang, at katawid ka naman sa pag-aantay mo ng attendance. Yung notification na pipirma-pirma. Yung kasing notification, mahalaga yung guys. Tatlong bisis na wala ka doon, nasunod-sunod, ay last warning ka.
madismiss yung kaso mo kahit malakas ang ebidensya. Yun yun, tawag na no appearance, no interest, pinakikitaan. Bibigyan ka ng resolution ng judge yung kaso mo kahit malakas, italo ka. Yun guys. At meron, ito pa ang nakakahabag doon. Meron akong nakatabi doon minsan, ay isang ali na senior na, malabo na nga ang mata. Tapos may kasama niya yung apo niya, almost dalaga na rin. Ang inaatin na niyang kaso ay sa anak niya. Ang kaso naman ay, ano ba yun, yung may namatay, robbery with homicide. So, patuloy yun, suspect naman eh, nasa kabilang upuan lang, o 25 years na rin nakulong. So ibig sabihin nun, ang kaso niya ay 25 years na. Robbery with homicide. Kasi dalaga na yung namatay yung nanay ng, kasi nung during hold up robbery, pinatay yung nanay, yung anak na ano, yung anak na buhay ay dalaga na eh. Kasi yung nanay, eh, apo niya na lang kasama, eh, matanda na rin. So, nung tinanong ko, nagkaroon tayo ng magkakataon kasi nakatabi natin yung matanda. Siyempre, nay, anong gagawin niyo dito? Ano mo kaso niyo? Yun nga, pinatenda yung anak niya. Eh, tinanong ko ng status niyo, nararamdaman. Ito ko na, magkano ba gastos niyo dyan? Abay, anak, napakalaki na. Napakarami na daw kamong abogado ang kanyang palipat-lipat kasi in 25 years. Tapos narinig ko yun sa judge, nagkamatay na yung hinahanap niya na pulis, yung investigador. Yun, kamatay na. Ibig sabihin, nakakalungkot kasi ganun talaga ang regional ang court natin sa Pilipinas. So kayo na ang magkusga kung kayo man sa mga sitwasyon ay ito ay real, ito lamang at gusto ko lang i-share sa inyo para magkaroon din kayo ng own judgment pag regarding sa kaso. Sa mga siguro, sa mga too much money na magkatrabaho sa inyo para ang pera para sa kaso, it's okay. Pero kung katawan mo lang din ang magtatrabaho, wala ka naman talagang pera para magtrabaho sa kaso, think before click. Ayun guys, kasi tayong mga naghahabol sa gusto natin putulin yung kahirapan, putulin talaga kasi ayaw na nating ipamana yung kahirapan, gusto nating putulin habang tayo ay naglalakbay sa maikling panahon. So mag-isip muna tayong mabuti. Mag-isip. Pag-isipan yung magandang output. Huwag po nating pag-iralin yung ating emosyon. Kasi minsan ayan yung nakakano, emosyon, pride. So tanggapin natin kung ano yung katotohanan. Eh, ganun talaga. May magagawa man tayo, pero panahon lang ang magsasabi kung kailan. So guys, sana Supreme Court makarating ito sa inyo. Magbigay po kayo ng due date sa kaso. Timeline po. Maraming salamat po sa inyong pag-watch. And see you again my next video. And muling nagsasabi, ako nga pala si Police Yaku. Kung di mo man natatandaan yung pangalan ko, Police Yaku. At see you again my next video. Hindi lahat ng police ay nasa presinto. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching.